So ayun mga kababayan ko, ay nandito na tayo ngayon sa Divisoria para mag-update muli sa inyo. At bago natin simulan yung vlog na to, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po yung bell notification dyan sa gilid para lagi po kayong updated kapag may mga panibago tayong uploads. At i-check muna natin yung dali ng trapiko dito sa may Divisoria, Manila. So, at kung mapapansin na kababayan ko, dito sa street ng papuntang Claro M. Recto ay may kabagalan po yung pag-usad ng trapiko. At dito po sa side na to, ay ito naman po yung papuntang Delpan. Ayun, so far maluwag po at malinis. So ibang iba po yung kalinisan nito kumpara dun sa Baclaran. Ayan. At baybayin pa natin yung sa unahan mga kababayan ko. Dito tayo ngayon sa harap ng Totoban Center dito sa may Divisoria. Hallelujah. At dito mga kababayan ay may kabagalan nga po yung usad ng mga sasakyan papuntang Recto, Santa Mesa at kung saan lugar pa. So ang nakakapagpapangit lang dito mga kababayan ko sa tinadaanan ko ay itong mga spaghetti wire na to. At hindi po talaga siya maganda tingnan sa mata. Yan, dahil bukod sa mababa at na yung iba po ay nakalaylay na sa po. Grabe, kahit na gantong oras ay maluwag pa rin po ang Divisoria. So lakad pa tayo dun sa unahan mga kababayan. Muli, pagpasensyahan nyo na po at kung medyo shaky yung ano natin, yung video. So yung Divisoria ngayon, so ibang iba na siya kumpara noon. Ito yung dinalakaran ko na ito mga kababayan ko, puro mga illegal vendors, pati yung kabilang side na to dito. At ito po yung 168 Mall, at yung kulig rin naman yan mga kababayan, ayan po yung Dragon 8 Mall. Hanggang ngayon ay tinatawag na nilang D8 Mall. So pinaiksi na lang nila yung pangalan niyan. Yan, ito na yung Divisoria. Sana lahat ng mayor, no, umaksyon na rin po kayo sa inyong mga nasasakupan. Tularan po natin ang mayor ng Maynila na si Mayor Escumoreno. At lalo-lalo na po doon sa Baclaran, sana may makita rin po kaming pagbabago doon dahil gawa po ng nakaraang Biyernes ay nag-ikot po yung mayor ng Parañaque doon. Sana po ma-action at magkaroon din po ng improvement katulad na itong sa Divisoria ngayon. Ayan, i-check natin mga kababayan ko ang Soler Street dito sa may Divisoria. At yun mga kababayan ko, at babaybayin natin yung kahabaan ng Soler Street dito sa may Divisoria. Actually, dito lang po siya sa may gilid ng 168 Shopping Mall. So far, napakalinis naman niya mga kababayan. At nandito na po yung mga ating mga vendors sa gilid. I think hindi po sila illegal mga kababayan ko, at legal vendors po sila dito sa Divisoria. So yung mga illegal vendors natin dito ay nawala na. Kailan kaya magbabago yung Baclaran mga kababayan ko? Sana yung Baclaran ganito yung maging itsura
katulad ng sa Divisoria na napakaluwag. Ayan at yun nga mga kababayan, at lagi ko pong sinasabi palagi sa inyo na para sa inyo to, at sana ay natutuwa kayo sa mga update na binibigay ko dito sa Kamaynilaan ngayon. At maraming salamat din po sa suportang ibinibigay niyo sa akin, at na-appreciate ko po yun mga kababayan ko. Ayan at napakaganda na ng Divisoria ngayon mga kababayan. So sa mga gusto pong pumunta dito at mamili, pumunta na po kayo dito dahil hindi na po sasakit ang ulo nyo dahil sa dami ng tao. Hindi na po kasi ito katulad ng dati na yun nga, sobrang dami ng tao at makikipagsiksikan ka talaga. Pero ngayon, ito na siya mga kababayan. Yan at ito mga kababayan ko, yung katabi ng 168 Mall ay yung 999 Shopping Mall. Ayan po siya. At yun nga, hindi lang maganda ulit dito mga kababayan ko, yung spaghetti wire nga na tinatawag nila dito sa may, ayan, sa may nakalagay sa may 999 Shopping Mall. Pero so far, okay naman yung Divisoria ngayon. Malaki na yung improvement na ito. At check natin yung street na to. Ayan, at nasa gilid na sila mga kababayan ko. So dito, ito. And once again, 999 Shopping Mall. 999 Shopping Mall. At ito po, dito sa baba na ito mga kababayan ay ito sa baba na ito ay yung 999 Pure Gold sa baba. Ayan, ito na siya ngayon mga kababayan. Yun mga kababayan, share ko lang din po sa inyo, no? Itong posto na to dati mga kababayan ay sobrang dami po talaga ng vendors dyan mula dito hanggang dun sa dulo, at halos hindi na po makadaan yung jeep at tao dito. At makadaan man po kayo ay paside, no? Papatagilid dahil pag lumakad po kayo ng paharap ay hindi na kayo magkasya gawa po nung sa sobrang sikip dahil sa mga illegal vendors. Pero ngayon, ang good news ko mga kababayan ko ay napakaluwag na po ng Divisoria. At may nagbabantay din po dito na ating mga kapulisan at parasitahin yung mga lalabag dito sa rules ng paglalagay ng mga vendor sa gilid. At yun nga, sa ngayon wala naman tayo nakikita nga sinita ng ating kapulisan dito dahil sumusunod naman po sila sa rules. Yan. At once again mga kababayan ko, at hanggang dito na lang po ang video na ito. At tuputulin ko na ito, at maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa akin. At abangan niyo pa rin po yung mga susunod ko na uploads na mga video. Sana ay patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Maraming salamat po muli sa ating mga kababayan na wala man sila dito sa Pilipinas. At sana sa pamamagitan ng video na ito ay masilayan niyo kung ano na po yung nangyayari ngayon dito
sa kamay nilaan. At God bless po sa atin lahat and mabuhay.